Korean Basketball League bukas na para sa ating mga Filipino basketball players simula sa year 2022. Ako nga pala si Kino at welcome sa aking channel From the Sideline. Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat mga sir! Nang masimula ni Dirty Ravenna na maglaro sa Japan B-League, nagbukas ito ng opportunity sa ilan pa nating mga Pinoy hoopers. At ngayong upcoming season nga ng B-League, sa kasalukuyan meron na tayong 6 na mga Filipino players na nakatakdang maglaro sa The Land of the Rising Sun, ang Ravenna Brothers, Delianyo Brothers, kay Mark Carino. At nito lamang isang araw, inanunsyo na nga po ang paglalaro ni Bobby Ray Parks Jr. dyan sa Japan B-League. Pero ang balita ko nga po, meron pang dalawa at malapit-lapit na nga rin daw po nga i-announce yan ng kanilang mga koponan. So abangan natin yan. At eto, merong magandang balita. Simula next year, bukas na para sa ating mga Filipino basketball players ang Korean Basketball League. Eto po nga KBL ay magkakaroon na rin po ng Asian import tulad po sa B-League na magsisimula sa 2022-2023 season. Actually mga sir, hindi na bago to no, sa Korean Basketball League, dahil noong 2019 ay nagkaroon po ng partnership ang KBL at ang B-League. Yung tungkol po dito, no, panoorin niyo po kay Basketball PH Ref. Ilalagay ko po yan sa description sa baba. Anyways, nagsimula na nga po ito, no, sa Korean Basketball League noong 2020. Pero sa kasalukuyan niya po, ito po nga Asian import nila ay exclusive muna sa mga Japanese players. Sa kasalukuyan, meron pong isang Japanese player na naglalaro ngayon sa KBL para sa koponan ng Wonju. Ito po ay si Nakamura Taichi. Pero ito na nga po, no, hindi na magiging limitado yan para sa mga Japanese lamang, dahil sa susunod na taon nga po, magbubukas na ang pinto ng KBL para sa mga Asian hoopers. At syempre, isa na nga po dyan yung mga Pinoy hoopers natin, na kung skills lang ang pag-uusapan, kayang-kayang makipagsabayan. At yan po ang ating quick update sa magandang balita na to. Maraming salamat and God bless you all!